Sige, Miss Ginger, go. Okay, so for me, parang I've seen a lot of parents na fina-force nila to do something yung isang bata, just because parang yung sinasabi kanina ni Selena, Teacher Selena, parang to instill structure. Pero sometimes, kasi parang nilisip ko, kami, no, yung rule namin is, it has to be something also that the kid wants. Because, lalo na pagbata, like for a six-year-old daughter, or a six-year-old kid, hindi, gusto nila yung they learn through play, di ba? Which is yung mamaya ituturo. And that's very important, kasi pag kids, if they find it if they find something fun and exciting, then they will actually learn. And hindi sila napipilitan lang. So, yes, I agree. Diba? I agree with that. Yes. Also, it's very important that you engage your children in summer activities. Para na, because usually, if it's summer, the kids don't have anything to do, so they just watch TV, they stay on their gadgets, which isn't healthy for them. So, it's very important that you find activities for them. Like with my son, now, we enrolled him in Taekwondo, he has swimming classes, he also plays a drum, so we're going to enroll him in a drum lessons. It's very important, but what's most important is that you find something that your kid loves to do. Hindi po pwedeng yun nga, like what we were talking about earlier, hindi po pwedeng dahil frustration ko na hindi ako kumakanta ng bata, papag-voice lesson ko ngayon ako. It couldn't be like that. So, it's something that, it should be something that your kids enjoy doing. Diba? Pero ako nga, like, at saka ako rin importante sa high schedule for me, ha? Because I know some parents who has kids na parang, okay, morning merong taekwondo, ano, may piano, sabi niya, parang wala namang pahinga, parang mag-burnout rin, di ba? Full time, parang mas matindi pa yung schedule kesa sa akin. Mas busy pa sa akin. Mas busy pa sa akin, pero okay. Parang hindi ko dapat may scheduling din, parang na-enjoy talaga ng bata yung ginagawa niya. Actually, I agree sa mga sinabi ninyo. Kasi, yung daughter ko, we're homeschooling now. So, mas nakikita ko kung ano yung mga talagang gusto niya. Especially because I'm her teacher. Parang yung ginagawa namin na other activities, hindi na ako yung teacher niya. Siyempre, yung temperament. So, may kumbaga, ako parang nakaalis din ako dun sa stigma. Ako lang yung magtuturo sa mga ginagawa niya. And of course, it's to support her sa dream niya talaga. Kasi makikita ko, especially because she's learning level, so, and nakikitaan ko na siya kung ano yung gusto niyang mangyari sa life niya in the future. And so early on, makita niya na sa supportahan ko siya kung ano man yung gusto niya mag-do. So she's now attending voice lessons at the end, guys. Kasi she wants to become the next superstar, whatever you are here. Yeah, so talaga, kahit medyo mahirap for her kasi marami siyang chores. Pinapagawa ko din siya ng house chores aside sa summer activities, aside sa voice lessons. I think it's very important also for our kids to learn how to do house chores. So, summer is the perfect time para matutuhan natin din yung ones. Yes, tama yan. As simple as packing away their toys, di ba? They can do that or facing their bed. Hindi naman, as a parent, what is